Good morning, Kuya, at good morning sa lahat ng ating mga manonood ngayon. At syempre, dahil cook it right na, alam kong excited kayong lahat para sa ating bagong recipe for today. Pero bago yan, nais ko munang ipakilala ang ating cook for today. Narito si Nanay Elian. Nanay Elian, good morning! Morning din po at sa sumusuporta at nanonood po ng programang ito, magandang araw po. Ayan, Nanay Elian, ano ba ang ating recipe for today? Ang recipe po natin ay isang espesyal na butse. At ito po ay pwedeng pang merienda, dessert. Wow, sounds interesting. Ano ba or saan ba gawa itong ating butse? Ang ating pong inihanda na espesyal na recipe ay ang butse na balinghoy. Gawa sa balinghoy or yung tinatawag na kamoteng kahoy or cassava, which is a common root crop dito sa ating bansa. Ito po ay kasi kalimitan po ang butse ay ginagawa sa malagkit. Pero bagong version po nito ay sa balinghoy po siya. Nanay Elian, sa paggawa ng ating butse, balinghoy, ano-ano ba yung ating mga ingredients? Ang ating pong mga ingredients para sa ating butsi na balinghoy, meron po tayo ditong isang kilong kamoteng kahoy or balinghoy at kalahating kilo po ng kamoteng bagin. 3/4 cups of sugar na brown, 1 cup of glutinous rice at cooking oil. Maunti lang pala, Nanay Elian, ang ingredients natin para sa butsi balinghoy. Ngayon, paano naman po natin ito lulutuin? Una po ay babalatan po natin ang balinghoy. At para madali pong mabalatan ito, ang dulo po lang yan ang ating puputulin at hihiwain po natin dito sa gitna para madali pong matuklap ang balat niya. Hindi pala siya yung kagaya ng normal na prutas at gulay kung papaano natin ito babalatan. Opo. At meron na po tayo dito na nabalatan at meron na din po tayong nayadyad na balinghoy na. Bukod po doon sa niyadyad nating balinghoy, ano pa po yung iba nating gagawin? Ang susunod po naman nating gagawin ay huhugasan po ito at ilalaga din po natin ang kamoting bagin. At pagka po siya ay malamig na, babalatan din po natin siya at yayadya rin din po natin para ipalaman po sa balinghoy. Ano na po ang kasunod nating gagawin, Nanay Elian? Paghahalu-haluin na po natin ang yinadyad na balinghoy, glutinous, at ito pong asukal. Pagsasama-samahin na po natin siya. Dadagdagan po siya natin ng tubig para po maging malambot po ang consistency po ng ating butse. Tapos po nito ay pwede na po natin siyang hulmahin. Gaano po karami ang iladagdag nating asukal sa ating niyadyad na kamote? 2 kutsara lang po ng asukal at malasa na po ito. Mimix lang po natin din siya. Tapos ay huhulmahin na po natin siya. Kukuha ka muna po ng konti ng balinghoy. Ganyan po ang gagawin nyo. Pipikpikin nyo lang po siya. Tapos lalagyan po ninyo siya ng palaman. Tapos po lalagyan nyo po ulit siya ng konti. Tapos bibilugin nyo na po siya. Habang nagagawa po tayo ng ganito, nag-iinit na po tayo ng mantika. Masarap po itong pangmeryenda. Pag kayo po ay may kape, ayos na po ito. Paano natin malalaman na kailangan na siyang hanguin or luto na yung ating butse? Kailangan po ay mapula-pula na yung ilalim niya at hindi na po siya kumakapit sa kawali. Pwede na po siyang baliktarin. Basta pumula po siya, pwede nyo nang ibaliktad at maya-maya po hahanguin na. Tikman na natin ang ating finished product. Sige na po. Butse balinghoy. Sige po. Crispy yung ating butse balinghoy sa labas, pero malambot siya sa loob. Kaya meron siyang contrasting texture. Tapos masarap at manamis-namis yung kanyang palaman. Nanay Elian, masarap ito kung may iba't ibang flavor kagaya ng cheese, tsaka ube. Opo, masarap po yun. At lalo na kung ang ipapartner po natin dito ay kaping barako, masarap po. Totoo, mas masarap nga kung may kapartner.
Basta tama po yung ating mixture, magiging masarap po yung ating buche. Pero siyempre, ang lagi natin pong tatandaan sa ating pagluluto, ang sikreto po ay ang pag-ibig. Yun talaga ang ating secret ingredient. Kaya naman, patuloy niyo po kaming samahan upang magluto ng iba't ibang pagkain Cook with Love. Dito lang yan sa Cook It Right!